What's up mga kabondi, and welcome back to my YouTube channel. At kung bago pa lang dito is don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi ka-update kapag may bagong post na mga video. So ngayon, nakikita niyo naman sa ating title kung anong gagawin natin. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano ako mag-shoot ng TikTok ko at para mapapaganda pa yung video niyo sa TikTok. So medyo matagal ako hindi nakapag-upload kasi nga sobrang dami kong ginagawa. May ginawa ko nung last na video, yung gumala kami. Kaso, na-delete siya kasi na, yung gallery ko, ay yung photos ko nakakunyak sa iCloud. So, tinanggal ko yung pagkakunyak sa iCloud, kaya nawala lahat ng video and pictures ko sa photos. So, ngayon, papakita ko lang sa inyo kung paano ako mag-ready, kung paano ako mag-shoot. Papakita ko sa inyo lahat kung anong kailangan natin gawin, kung ano ba dapat yung gawin. So, itutur ko muna kayo sa mga damit ko, sa kung paano ako maglagay ng camera, kung anong ginagawa ko basta sa background, ganyan. So, papakita ko lang sa inyo naman. Madali lang naman itong vlog na ito. So, papakita ko lang sa inyo. So, ito na nga yung mga damit ko. Niready ko na kanina. Sinampay ko dahil mag-shoot ako ng TikTok ko. At may kaklabanin ako sa TikTok na niyaya ko siya. So, ayan yung mga damit ko. Kompleto yan. Meron dyan tube, may titirante, may ganyan, mga tube lahat dyan. Tapos ito, jacket, pantalon. Tapos ito yung mga nilalagay ko sa mga M&M tapos ang buhok. So yun na, kompleto na lahat siya. So ito naman yung mga, andito naman dyan yung mga pang-makeup ko. Yung iba nandun pa nakasabi. So ayan, yun lang yung mga kailangan nyo. Bago ko mag-shoot ng video nyo is kailangan nyo muna i-ready lahat. Para minsan, para pa nag-shoot na kayo, ay hindi nyo nahanapin kung saan pa nakalagay yung mga to. Tapos na, ito na yung ginawa ko na yung background ko kanina. DIY lang yan, sinampay ko lang yung tailor dyan. Para, kasi ang pangit ng original background na yan is kulay yellow. Ang pangit tingnan sa camera. So sinabi ko lang dyan, pinush pin ko lang. Yun yung nilagay ko yung background. Tapos dito ako naglalagay ng camera. Maghanap rin naman gandang lighting sa bahay nyo. Kasi dito bintana, kasi ito pumapasok dito yung liwanag. So nilagay akong ipit dito dahil dito ko lang iniipit yung film ko. So yan, ganyan lang. So, dito ako nakahara ko. So, ito yung setup ko dyan. Yan, ganyan. Tapos, naglagay ako dito ng mirror ko kasi dito ako nagme-makeup. Dito ako tinitignan yung sarili ko kung okay na ba yung tsura ko. So, yan. Yan yung setup ko. Sana makatulong sa inyo para mapaganda pa yung software video nyo or TikTok video nyo. So, ngayon, papakita ko naman sa inyo kung paano ako mag-behest. So, ngayon, mag-shoot na ako ng first video ko sa software. Yung parang yung magta-transform ako. Ito na muna yung suit ko dyan kasi nga magta-transform na tayo. So, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-transform at paano ako mag-BS. So, hindi ko kasi makikita sa inyo kung paano ako mag-shoot kasi isa lang yung gamit ng camera. So, ayun nga. So, papakita ko sa inyo. Gagawa ko lang ang paraan para mapakita sa inyo. Para naman makita nyo at makakuha kayo ng technique paano nga ba ako mag-shoot ng software video ko. So, ngayon, mag-start na muna ako. Babalik ako mamaya kayo kapag bibihis na ako. Gagawa ko na lang para mapakita sa inyo. Sige, babalik na lang. Tayo at papakita ko sa inyo kung ano susutin ko. So, kunyari, i-assume natin na magbablock print tayo ngayon. Stay! Natin sa TikTok. Ayan. M&M lang yung buhok ko. Yung suot natin. Yung tututil. Ayan. Yan muna yung suot natin. Kunyari Blackpink na tayo dito. So ngayon mag-shoot na muna ako. Babalik ako. Blackpink in your area. How you like that? So yun guys. Natapos ko na yung pag-transform ko bilang Blackpink. So,
Nag-transform naman ako bilang isang lalaki. So, bibisak ulit. Babag tayo. Guys, natapos ko na yung pangatlong video na ito nga yung suot ko. So, ngayon, mapapalit tayo ulit ng damit. So, let's go! Kapondi. So, hindi ko na na-video lahat-lahat ng pag-transform ko sa TikTok ko kasi nga naubusan na ako ng oras at nagmamadali ako na itapusin to kasi marami pa akong gagawin at lilinisin dito sa bahay. So, ayun, sana nagustuhan niyo lahat ng tinuro ko sa inyong mga technique sa TikTok para mas mapaganda pa yung paggawa nyo ng TikTok sa swear video. So, ayun, basta bago mo i-start yung video mo guys, huwag mo kalimutan, i-ready mo na lahat ng mga bagay na kailangan na gagamitin mo sa video, sa paggawa mo ng video, TikTok sa swear mo. Kasi mas maganda muna, i-ready muna lahat ng gamit mo para pag nag-shoot ka na ng video mo, guys, di mo hahanapin yung mga gamit na kailangan mong gamitin para sa video mo. So, ayun, ako, ganun kasi yung ginagawa ko, i-ready ko muna lahat ng damit, lahat ng makeup, lahat ng nilalagay ko sa katawan ko. So, ganun yung technique ko para mas mapadali at mas mapabilis yung paggawa ng TikTok sa swear video. Saka, isa pang technique is, mas maganda kung yung music mo is nakasabay doon sa pag-edit at paggalaw mo doon sa pag-transform mo para mas malakas yung dating. And you think you better than me? Never been. Di lahat ng magaling sikat, sabi nga nila. So, yung music ko kasi ako lang nag-edit na nanggaling din sa TikTok. So, hindi ko malalagay dito sa vlog na to kasi baka ma-copyright tayo at ma-mute yung video natin na ito. So, sayang naman yung pinagpagurang ko, yung pag-edit ko dito, kung nilalagay ko dito. Kung gusto niya makita yung pag ginawa kong TikTok sa swear video, is tignan niyo dito sa TikTok channel ko. So, yan. Tignan niyo na lang dyan, nasa ano lang naman yan. Nasa umpisa kasi di pa ako nag-TikTok. So, ayun nga, basta lagi niyong tandaan, lahat ng kailangan na bagay na gagamitin niyo sa TikTok niyo, is ready niyo na muna. So, basta hanapin nyo lang magandang lighting, i-edit nyo lang na maganda, at maging creative sa mga bagay na gagamitin nyo. Kasi ako naging creative lang kasi lahat ng damit ko is DIY lang mga yan. Ginupit ko lang, tapos yung pinagupitan is ginawa kong headband. So, ganyan lang lagi. Maging creative ka sa paggawa ng TikTok, bata mo, lalo na sa panahon ngayon is crisis, wala talaga matrabahuhan. So, ayun, hindi pa ako kompleto sa gamit pero naging creative ako, wala pa akong stand ng phone, wala akong ring light, pero nagbibideo ako sa harap ng salamin ay bintana para maging mas maliwanag. So inipit ko lang yung phone ko dyan para mas maganda yung pagkuha ng video, para mas maganda yung pag-deliver ng video sa ibang manonood. So kung gusto nyo gumawa ako ng tutorial pa dito about sa pag-tutorial ko sa paggawa ng TikTok sa swear is comment down below. At gusto nyo rin malaman kung paano ako mag-edit, comment down below din. Kasi hindi ko na malalagay dito kung paano ako mag-edit. Baka masyadong humaba yung vlog nito. Kasi hindi ko na sana papaabutin ng 10 minutes to. Kasi masyadong mahirap mag-upload ng video sa YouTube. So, ayun. So, yun guys. Yun lang naman yung gusto kong sabihin sa inyo. Gusto kong iparating sa inyo para mas mapaganda pa yung paggawa nyo ng TikTok video sa swear. So, kung gusto nyo makilaban sa akin at gusto nyo friendly sa swear buttons, comment down below. Lagi naman ako nanggugo dyan for katuwaan lang at naiinip lang kasi ako dito sa bahay. So, mga kabondi, bago ko tapusin yung vlog ito is don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi na-update tayo may bagong post na mga video. So, hanggang dito ang tayo mga kabondi.